Habang naglalakad, bigla siyang huminto at ibinaling ang kanyang ulo. Napansin niya ang isang kislap sa isa sa mga ginagawang building, isang sniper rifle. Sinuri ng nakahood na assassin ang kanyang target, walang siyang nakitang kapansin-pansin. Gayunpaman, alam niya na ganuman kalakas ang target, isang bala lang ang tatapos dito. Naghahanda na ang sniper na hilahin ang gatilyo nang biglang tumingin sa kanya si Daesung. Nagpanik ang assassin, nagtatanong kung nalaman na ba ng target ang presensya niya. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, tiniyak niya sa kanyang sarili na imposible ito dahil hindi pa siya nalantad dati. Nagpasya siya na ipagkibit-balikat ito, ngunit nang muli niyang asintahin si Daesung, itinuro nito ang kanyang sentido at narinig sa kanyang isip ang isang malamig na boses na nagsasabing dito mo ako patamaan, sa gulat, napatayo ang asasin at akmang aatras, ngunit nagulat siya sa isang malamig na boses sa kanyang isipan na nag-uutos sa kanya na iputok. Sa takot, pinakawalan niya ang bala na dumiretso sa target. Gayunpaman, si Daesung ay nananatiling hindi gumagalaw at isang malakas na pagsabog ang pumuno sa kalye at binalot ito ng makapal na usok. Kumbinsido ang asasin na tinamaan ang target, ngunit sa pagsusuri, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita na nananatiling hindi nasaktan ang lalaki. Sinasalungat nito ang lohika dahil hindi karaniwan ang bala ang gamit niya, ito ay isang balang gawa sa aura. Ang asasin ay nataranta at hindi makapaniwala sa nangyari, ang kanyang prioridad ngayon ay ang tumaka sa pinangyarihan ng krimen. Itinapon ang sniper rifle at sinubukan niyang tumakas, ngunit ang punyal ng hukom ay tumusok sa kanyang hita na naging sanhi ng kanyang pagkadapa. Pagkatapos nito, isang galit na pinuno ng impyerno ang lumitaw sa kanyang likuran. Sinabihan siya ni Daesung na, sayang, dahil tama naman ang pag-asinta nito, ngunit di niya siya kayang patayin. Kasabay nito, kinuha ng asasin ang isang baril mula sa kanyang baywang, at itinutok ito kay Daesung. Tinanong siya nito kung saan ba siya nanggaling, dahil walang epekto sa kanya ang aura bullet niya. Bilang sagot, ipinahayag ni Daesung na nanggaling siya sa impyerno. Napamura ang asasin sa walang kwentang sagot na ito at pinaulanan ng bala ang bida. Bagamat, inubos niya ang kanyang bala kay Daesung, nanatili pa rin siyang di sigurado kung napatay niya ito. Gayunpaman, ang mga salita ng lalaki sa kanyang likuran ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran, siya ay buhay at walang kagalos-galos. Ang asasin ay lubos na naguguluhan sa sitwasyon. Malinaw niyang nasaksihan ang pagbagsak nito, ngunit sa halip na makahanap ng walang buhay na katawan sa gitna ng usok, isang anino ang nakikita niya. Sinunggaban ni Daesung ang asasin sa lalamunan at inihampas siya sa isang konkretong haligi. Hindi nagtagal, nagsimulang bumalot sa kanya ang mga aninong nilalang, dahilan upang siya ay mawalan ng malay at bumubula ang bibig sa takot. Nagulat si Daesung na hindi na niya kailangang takotin pa siya. Habang pinupulot ni Daesung ang mga basyo ng bala, napansin niya ang larawan niya at ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang isa sa mga basyo at ibinato niya ito sa asasin, dahilan para magkaroon ito ng malay. Sa kanyang takot, napasigaw ito at napagtanto niya na ang kanyang katawan ay natrap na ngayon ng mga anino ng demonyo. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Daesung na malapit na siyang mamatay maliban kung sasagutin niya ng totoo ang mga tanong nito. Kung magbibitaw siya ng anumang bagay na walang kwenta, haharapin niya ang masaklap na kapalaran. Inasenta ang susunod na basyo sa kanya. Ang pinuno ng impyerno ay nagtanong ng kanyang unang tanong na gustong malaman kung sino ang nagpadala sa kanya. Naiintindihan ng asasin na hindi siya dapat magbitaw ng isang salita tungkol sa Hong Maklan at sa halip ay binanggit ang pangalan ng isang gangster, si Kim Seong-yeon, na nagkataon na ang taong tinarget kamakailan ni Daesung. Nag-trigger ito ng alaala ng lalaking nagbigay sa kanya ng 500 milyon at napagtanto ng asasin na maiayon niya ang pag-uusap sa nais na direksyon. Sinamantala ang pagkakataon, iminungkahi niyang ibunyag ang kinaroroonan ng gangster, kapalit ng kanyang kalayaan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinitik ni Daesung ang bala sa kanyang mga daliri at tumusok sa balikat ng asasin na pinupuno ang construction site ng kanyang sigaw. Ang mersenaryo ay nagkukunwaring inosente at na hindi naunawaan kung bakit ginawa iyon ni Daesung. Bilang tugon, sinabi ni Daesung na siya ay masyadong masunurin para sa kanyang linya ng trabaho at kung patuloy niyang itatago ang totoo, wala nang mga babala. Muling nagtanong si Daesung, ngunit ang asasin ay nalilito kung ano ang isasagot. Nabigo na siya sa kanyang misyon, at kahit na magawa niyang makatakas sa lugar na ito ng buhay, kamatayan pa rin ang naghihintay sa kanya sa kamay ng Hong Maklan. Kahit saan siya magpunta, ganoon din ang kalalabasan. At sa isang determinadong desisyon, hinawakan niya ang kanyang puso, determinadong mamatay ng may dignidad, at sinigawan niya si Daesung na magsama na sila sa impyerno.
Gayunpaman, walang pag-aalinlangang, pinitik ni Daesung ang isa pang bala, na tumama sa kamay at tumagos sa puso ng asasin, at sinabihan ito na sawa na siya sa impyerno. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng asasin, isang nakakapangilabot na tanawin. Nakaramdam ng pagkadismaya si Daesung dahil hindi niya matukoy kung sino ang nagpadala ng asasin, at ngayon ay kailangan niyang linisin ang lugar mula sa mga ebidensya. Nag-atubili, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng memorya, na naghahanap ng keyword na memorya mula sa namatay. Sa kalaunan, nahanap niya ang kinakailangang impormasyon at nagpasya na bisitahin ang Pantheon. Bago pumasok sa portal, napansin niya na masyadong agaw atensyon ang bangkay, kaya tinakpan niya ito ng tela. Pagpasok niya sa Pantheon, binati ng system si Daesung at sinabing natutuwa ang mga demons sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos hiniling ang petsa na gustong puntahan. Hiniling niya ang 134 na pahina na naglalaman ng mga detalye tungkol sa soul imprisonment, isang sa pangunahing sandata ng Demon King at isa sa 15 pangunahing puwersa ng impyerno. Ito ay isang artifact na nag-uugnay sa may-ari sa namatay sa pamamagitan ng dugo. Sa una, naniniwala siya na ang soul imprisonment ay gagawing mas komportable ang kanyang mga laban, ngunit hindi siya nakatagpo ng kalaban na malakas upang masubukan ang paggamit nito. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa pagkakataong ito, at nilayon niyang gamitin ito ng epektibo. Inilipat ng system ang lalaki sa negatibo 134 na pahina, partikular sa isang lugar na kilala bilang The River of the Dead. Sa kabilang panig ng isinumpang ilog na ito ay matatagpuan ang teritoryo ng Demon King. Dati, may bangka na nagpapahintulot sa ligtas na pagtawid sa ilog, ngunit ngayon ay wala ng mga bangka o troso. Kahit na ang paghawak sa tubig saglit ay magreresulta sa pagkawasak nito kasama ng mga patay. Sa sandaling yon, itinampok ng system ang isang quest na kinasasangkutan ng pagkawasak ng mga heavenly beings at pagbawi sa Ghost River. Ang oras na inilaan upang makumpleto ang misyon ay 30 minuto. Sa lalong madaling panahon, ang bida ay natuklasan ng mga lumilipad na nilalang, mga nilalang na hindi pa niya nakikita noon. Nagbabala ang system na ang mga ito ay mga mechanical celestial na naninirahan at kumikilos ng mag-isa. Bumaba ang mga gagamba at nagsimula sa pag-atake. Maingat na umiiwas mula sa mga purple projectiles na naging sanhi ng mga ito upang tamaan ang bato sa likod na mabilis na natutunaw. Umaasa si Daesung na ang pagkatalo sa mga gagambang ito ay magbibigay ng reward na bangka. Binunot niya ang kanyang punyal at sinimulan ang laban. Siya ay mabilis na gumagalaw patungo sa isang gagamba at biniyak niya ito mula sa ilalim. Isang pulutong ng mga makamandag na nilalang ang umaatake sa kanya at nagpakawala ng mga makamandag na bala. Ngunit siya ay walang kahirap-hirap na nakayanan ang pag-atake. Ang kanyang shield ay gumagana ayon sa nilayon na pumipigil sa alinman sa mga pag-atake na makarating sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ng pinuno ng impyerno na hindi niya kayang labanan ang mga ito ng paisa-isa at nagpasya siya na alisin ang mga ito ng sabay-sabay. Inatake niya ang mga gagamba at mabilis na napatay ang karamihan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga core ng mga ito. Sa pamamagitan nito, nakumpleto niya ang misyon, pinapataas ang kanyang antas, at ina-upgrade ang realidad ng soul. Bilang gantimpala, natanggap niya ang Protection of the Evil Spirits, isang item na nakakabawa sa mga pinsala ng may-ari at nagbibigay ng immunity mula sa mga patay. Ang system ay nag-aalok sa kanya ng opsyon na gamitin ang item at binanggit na sa pangalawang pagsuot, maari niya na itong isuot sa pamamagitan ng simpleng command. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Daesung dahil kailangan niyang tumawid sa ilog. Isinuot niya ang kanyang gintong baluti at lumangoy sa nakamamatay na tubig. Ang sistema ay naguulat na ang mga residente ng Pantheon ay namangha sa kakayahan ni Daesung sa paglangoy at nagpapahayag ng kanilang panghihinayang na hindi sila makapagbigay ng tulong. Nang makarating sa kabilang panig, napansin ng lalaki ang kawalan ng laman, pati ang kastilyo ng Demon King ay nawala na. Sa sandaling iyon, isa pang hindi gaanong mahalagang mensahe ang dumating mula sa mga naninirahan sa Pantheon na nagpapahayag ng kanilang pagkabigo tungkol sa pagkawala ng fortress. Siya ay humakbang papunta sa walang buhay na lugar at biglang isang napakalaking obelisk ang lumabas mula rito, ang Heavenly Obelisk. Ang sistema ay nagpapahiwatig na ang istrukturang ito na pinaniniwala ang nilikha ng mga celestial being at pinalamutian ng mga bato ay gumaganap bilang isang piitan para sa mga espiritu ng namatay. Pagkatapos suriin ang kakaibang gusali, ang pinuno ng impyerno ay naisip na ang kanyang susunod na quest ay magsisimula doon.
Biglang, isang mensahe ng Quest ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang layunin ay lipulin ang mga celestial beings sa loob ng 2 oras. Bilang gantimpala, ang pinuno ay makakatanggap ng expansion rune at 100% ng implementation ng Soul Prison. Sa sandaling iyon, isang mandirigma na nakasuot ng baluti, na kilala bilang ang Commander, ay lumabas sa kanyang harapan. Inisip niya na dahil nasa impyerno siya ay susunod sa kanya ang mga ito, ngunit biglang sumugod ang mga ito. Sa pagkadismaya, pinaluhod niya ang mahihinang mga mandirigma at pinakawalan ang bahagi ng kanyang lakas na naging dahilan upang pagdudahan nila ang kanilang mga aksyon. Gayunpaman, hindi ito nakahahadlang sa kanilang pagsugod. Ang pinuno ng impyerno ay winasak ang kanilang mga ulo nang walang kahirap-hirap na inisip na ang mga halimaw ay walang core at iniugnay ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa obelisk. Kasabay nito, nagpasya siyang gamitin ang skill na Blood Naturalization, isang skill na kumukonsumo ng health points upang palakasin ang lakas ng pag-atake ng lahat ng skills at estado ng 300%. Si Daisung ay sumugod sa hukbo ng mga kalaban, walang tigil na nilaslas ang mga ito. Nabawasan niya ang kabuuang bilang ng 130 nila lang, base sa ulat ng system, ngunit wala pa ito sa kalingkingan ng total na bilang ng mga kalaban. Walang pag-aalinlangan, natukoy niya na ang pag-atake sa gusali mula sa loob ay magiging mas epektibo. Mabilis niyang nilusob ang pasukan, na nagdulot ng maraming pagsabog na umalingaw-ngaw mula sa loob ng gusali, at nilipol ang mga nakapaligid na halimaw. Isang status window ang lumabas na nagsasabi ng matagumpay na quest completion. Nasiyahan sa pagkumpleto ng misyon at paggamit ng 100%ng antas ng Soul Prison, ang uhaw sa dugo na bida ay lumabas sa gusali. Siya ay ginantimpalaan ng expansion rune at ng Soul Prison na sphere. Bago gamitin ang mga ito, balak niyang suriin ang kanilang mga ari-arian. Kinolekta ni Daisung ang mga rune at binabasa ang impormasyon tungkol sa gantimpala. Ang artifact ay kilala bilang Soul Imprisonment, isang natatanging skill na nagpapahintulot sa may-ari na kontrolin ang mga kaluluwa ng namatay sa pamamagitan ng dugo ng may-ari ng skill. Ang skill ay nagtataglay ng 3 katangian, ang kakayahang makita ang mga alaala ng nakakulong na kaluluwa, ang kapangyarihang buhayin ang nakakulong na kaluluwa bilang isang mandirigma, at ang kakayahang magkulong ng hanggang 20 kaluluwa. Bagamat nakita ni Daisung na limitado ang kapasidad ng artifact, kinikilala niya ang potensyal na pagiging kapaki-pakinabang nito bilang isang gantimpala. Iminungkahi ng system na engrave ang expansion rune sa skill, kung saan siya ay sumang-ayon. Bilang resulta, ang kapasidad ng kaluluwa ng skill ay tumaas mula 20 hanggang 100. Pagkatapos inabsorb niya na ito sa kanyang katawan, at sa pagkakaroon ng skill na Soul Prison, nakamit niya na ang kanyang layunin at nagpa siya na umalis mula sa Pantheon. Gayunpaman, isang pambihirang sphere ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, at ipinaalam sa kanya ng system na ang mga naninirahan sa impyerno ay nanginginig mula sa enerhiya ng liwanag na nagmumula dito at pinag-iingat si Daisung mula sa bagay na ito. Ngunit, sinabihan niya ang mga ito na hindi niya kailangang makinig sa kanila. Matapos nito, agad niyang kinolekta ang sphere ng liwanag, ang kanyang kamay na ngayon ay puno ng nagniningning na liwanag, ay nagkaroon ng bilog na marka. Kasunod ng pamamaraang ito, muling lumitaw ang status window, ngunit naglabas lamang ito ng tila puzzle na mensahe. Inisip ni Daisung na aksaya lang ito sa kanyang oras, kaya nagpa siya siyang magbukas ng isang portal pabalik. Pagbalik sa construction site, nadatnan niya ang isang malinis na lugar, at ngayon nawawala ng bangkay ng asasin, bagamat nagtataka, pinagsawalang bahala niya na lang ito. Di nagtagal, dumating siya sa gate ng kanyang bahay, kung saan ang kanyang kapatid na babae ay sabik na naghihintay sa kanya, at ipaalam sa kanya na ang sabaw ay lumamig na. Humingi siya ng paumahin, ngunit inaanyayahan siya nito sa mesa. Ang balita sa telebisyon ay nag-uulat ng malaking pinsala, na dulot ng paglabas ng portal sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, pinatay ng kanilang ina ang TV at nagmumungkahi na magsimula ng silang kumain. Binanggit ni Daisung ang malaking pagbabago sa mundo, na napansin na ang balita ay nagpapakita na ngayon ng mga halimaw na laganap. Ang kanyang ina, sa kawalan ng salita, ay humihingi ng paumanhin sa hindi pagtalakay nito ng mas maaga, sa takot na ito ay magdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Gayunpaman, tiniyak ni Daisung na maayos ang lahat at nagpahayag ng matinding pasasalamat sa kanyang ina sa pananatiling ligtas sa gayong mundo. Sa mga salitang ito, biglang tumahimik ang hapagkainan. Upang gumaan ang muod, tinanong ni Daisung kung may gustong bilhin ang pamilya, ngunit tumawa si Jisoo, na isinasaalang-alang na malamang na hindi kayang bayaran ng kapatid ang anumang bagay.
Pagkatapos kumain, nakipag-ugnayan si Daesung sa kanyang kaibigan at ipinaalam sa kanya na plano niyang pansamantalang lumayo. Hindi maunawaan ni Chan Ho ang dahilan sa likod ng desisyong ito, kaya tinanong niya ang kaibigan kung may kinalaman ba ito sa parating na Hunter exam. Ngunit, sumagot si Daesung na ito ay tungkol sa isang insektong nawala sa kanya mismong harapan. Ang tinutukoy niya dito ay ang bangkay ng asasin, na hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin para sa kanya, kung saan napunta. Pagkatapos nito, ibinili na rin niya ang kanyang pamilya sa kaibigan. Bagamat naguguluhan pa rin sa pinagsasabi ni Daesung, sumang-ayon na lang si Chan Ho sa bilin ng kaibigan at inisip na may mabigat na dahilan ito para di sabihin sa kanya ang totoo. Samantala, isa sa mga alipors mula sa Hong Maklan na siya ring responsable sa pagkawala ng bangkay ay nasaksihan ang nangyari sa asasin na biklas na pagtanto nito na hindi push over si Daesung. Kaya tinanong niya ang kanyang pinuno sa susunod na hakbang. Gayunpaman, inutusan sila ng pinuno ng clan na hayaan muna siya dahil nakarating sa kanya ang balita na kasama ang target nila sa parating na Hunter exam na magbibigay ng pagkakataon para iligpit siya. Sa loob ng kapsula, may isang binata na nagngangalang Jinchul na sabik na naghihintay sa araw na ito. Ipinaalam ng propesor sa pinuno ng eksperimento na normal ang vital signs ng binata at humihiling ng pahintulot na simulan ang pag-inject ng serum. Samantala, ang pinuno ay nagbabala kay Jinchul na ang proseso ay magiging labis na masakit at pinapayuhan siyang ihanda ang sarili. Gayunpaman, alam ni Jinchul kung ano ang kanyang pinasukan. Sa mga salitang ito, binigay ng pinuno ang utos na simulan ang eksperimento. Unti-unti, 20% ng serum ay na-inject, ngunit nananatiling normal ang tibok ng puso ni Jinchul. Gayunpaman, sa 55%, nagiging maliwanag na ang mga siyentipiko ay lumampas na sa limitasyon. Sa kabila nito, pilit na pinatuloy ng pinuno ang injection, habang ang mga doktor ay nag-aalala na baka mamatay ang subject. Gayunpaman, hinikayat ng pinuno ang siyentista na sinasabing hindi niya dadalhin si Jinchul dito kung ang gayong maliit na bagay ay maaaring pumatay sa kanya. Ang porsyento ng serum administration ay mabilis na umabot sa 90%. At ang katawan ni Jinchul ay sumasailalim sa isang matinding pagbabago. Sa lalong madaling panahon, umabot ito sa 100% na minarkahan ang pagkumpleto ng eksperimento, ngunit ang rate ng puso ni Jinchul ay bumaba sa zero na nagmumungkahi na ang subject ay namatay. Biglang pinutol ng pinuno ang doktor at inutusan siyang manahimik. Kasabay nito, lumitaw ang mga palatandaan ng buhay. At sa pagmamasid sa screen, nasaksihan ng propesor ang muling pagkabuhay ng subject. Paglingon niya, napansin niya kung paano nabasag ni Jinchul ang capsule at lumabas mula sa device taglay ang bagong kapangyarihan. Ngayon, buong pananabik na hinihintay ng pinuno ang 10th araw at ang mga mangyayari sa araw ng exam, kasabay nito, si Daesung ay nakatanggap ng mensahe mula kay Chang Ho na nagsasabing ang pinapayagan lamang na armas ay ang mga armas at armor na prinovide ng asosasyon. Gayunpaman, hindi ito magdudulot ng problema para sa pinuno ng impyerno dahil ang kanyang pisikal na lakas ay maaaring magpuno para sa anumang mga kakulangan sa armas. Gayunpaman, kailangan niyang i-verify ang isang bagay. Dumampot si Daesung ng isang maliit na patpat at hinampas ang sarili na pagtanto na hindi katulad ng mga sandata, ang armor ay palaging hindi nakikita sa totoong mundo at maaaring magamit ng tuloy-tuloy. Tulad ng armor, nagpa siya siyang gawing patpat ang itsura ng punyal. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang window ng system sa harap niya, nagtatanong kung gusto niyang baguhin ang punyal. Di nagtagal, sa halip na isang nakamamatay na sandata, isang ordinaryong patpat ang pumalit sa kanyang mga kamay. Nang malaman niya na posible ang gayong mga pagmamanipula, napagtanto niya na maaari niya nang gamitin ito kahit saan. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Daesung na pumasok sa Pantheon. Natagpuan ni Daesung ang kanyang sarili sa teritoryo ng Flame King at hindi inaasahan na babalik siya sa lugar na ito. Sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang grupo ng mga werewolf. Bilang tugon, nagpa siya si Daesung na gamitin ang punyal upang sugatan ang sarili at i-activate ang skill na Soul Prison. Nang biglang, isang napakalaking halimaw ang lumitaw sa kanyang harapan, ngunit ang pinuno ng impyerno ay hindi nakakaramdam ng takot. Sa halip, mabilis niya itong inatake gamit ang punyal, pagkatapos ibinato niya ito at maingat na kinontrol na nagresulta ng mabilis na pagkamatay ng mga nakapalibot na mga halimaw. Sa sandaling iyon lumabas ang status window na sinasabing nagkaroon na siya ng 33 na mga kaluluwa. Sa pagkakita nito, walang alinlangan niyang ginamit ang skill at tinawag ang kanyang mga bagong alagad. Habang papasugod ang mga halimaw, lumabas ang mga itim na bersyon nito at pinigilan ang mga ito.
Sandaling natigilan ang mga kalaban nang makita ito, ngunit mabilis ding nakarecover at nagpatuloy sa pag-atake, samantala patuloy na lumalabas sa lupa ang mga alagad ni Daesung, at sa utos nito, naglaban ang dalawang puwersa. Habang nangyayari ito, naglabas ng lighter at sigarilyo si Daesung at nagsimulang manigarilyo. Napadura si Daesung sa lasa ng sigarilyo at napaisip kung paano ito natitiis ng kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, napatumba ng isa sa mga kalaban ang isa sa mga alagad niya at takmang susugodin siya, ngunit di siya nag-aalala sapagkat ang kanyang mga alagad ay muling nabubuhay. Bago pa nga makalapit kay Daesung ang kalaban, napigilan na ito ng muling nabuhay na alagad. Mabilis nitong hinila ang kalaban papalapit sa kanya at kinagat ito. Ang parehong sitwasyon ay nangyari sa ibang labanan dahil ang mga alagad na ito ay di natatakot sa kamatayan. Samantala naglabas ng update ang system at ipinakita na nakalabindalawa pa lamang siya ng Soul Stones malayo sa objective ng quest na 1,000. Natanto niya na abutin siya ng buong araw kung iaasa niya ito sa kanyang mga alagad. Kaya nagpasya siya na tapusin na ito sa mabilis na paraan. Inipon niya ang kanyang lakas sa kanyang mga paa at tumalo ng buong lakas. Sa itaas, sinipat niya ang kanyang target, nag-ipon ng enerhiya at bumulusok pa ibaba ng buong lakas. Nagmistulang isang bulalakaw ang tumama sa mga nagulat pang mga kalaban. Sa Soul Clan, isang halimaw ang tinapos ng isang babae sa pamamagitan ng espada na hudyat ng pagtatapos ng kanyang training. Ang babae ay si Shin Choyong ng Soul Clan. Habang nangyayari ito, nag-uusap ang department head at ang clan leader. Pinuna ng clan leader ang ilang pagkakamali ni Choyong. Nangako naman ang department head na aayusin ang mga ito bago magsimula ang hunter exam. Inutos ng clan leader na taasan pa ang level ng training ng 2 beses. Sa ganitong paraan mas lalaki ang tsansa nilang matalo ang Crazy Dog. Tinanong department head kung ang tinutukoy nitong Crazy Dog ay si Jinchul ng Hongma Clan. Kinumpirma ito ng clan leader at sinabing ito ang naging dahilan kung bakit bumaba ang score ni Choyong nung nakaraang exam. Ngunit sinabi ng department head na normal ito sapagkat B-class lamang si Choyong, samantalang A-class si Jinchul. Galit na sumagot ang clan leader at sinabing wala siyang alam sa mga kayang gawin ng Hongma Clan. Bagamat naban sila ng 1 taon, natitiyak ng clan leader na babalik ang mga ito nang may mas matinding pasabog. Sa huli, dumating sa konklusyon ang department head na ang first place sa exam na ito ay sa pagitan ni Jinchul at Choyong. Sumang-ayon ang clan leader, maliban na lang kung may di inaasahang halimaw na sasali. Samantala, habang namamahinga si Daesung sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang mga kalaban, lumabas ang system window at sinimulang purihin ng mga demon ang kanilang pinuno at ang mga kakayahan nito. Habang binabasa ito, nagtanong si Daesung kung may paraan ba para mapatahimik ang mga demon na ito. Kasabay nito, lumabas din ang bilang ng Soul Stone na naipon niya, isa na lang ang kulang upang matapos ang quest. Sakto naman na umungol ang isang inuupuan niya, kaya pinatahimik niya na ito ng tuluyan, na nagresulta din ng pagkumpleto ng quest. Dahil dito umabot ng 50% ang implementation ng Hellfire Greatsword, pagkatapos, lumabas sa mga bangkay ng mga halimaw ang mga bola ng liwanag, at naipon ito sa tapat ni Daesung. Tinawag ito ng system bilang Soul Orb, at hinimok si Daesung na ialay ito sa altar. Nang binanggit ng system ang altar, napaisip si Daesung kung ipapahanap pa sa kanya ito. Ngunit, matapos niyang kunin ang Soul Orb, taliwa sa kanyang iniisip, biglang lumabas ang altar. Kasabay nito lumabas din ang 2nd quest, at sinasabing kailangan niyang ialay ang Soul Stone at patunayan ang qualification niya sa ahas. Pagkatapos nito, nilagay ni Daesung ang Soul Stone sa altar, at biglang lumabas ang napakalaking ahas. Habang tinitingnan siya ng ahas sa mapanuring paraan, tiningnan din siya ni Daesung, at lumabas ang impormasyon ng ahas. Ang ahas ay 1 divine beast at pag-aari ng 1 divine being. Pinakita din na upang matapos ang quest, kailangan niyang masagot ang mga tanong ng ahas. Di makapaniwala si Daesung sa nabasa na ang quest ay magiging question and answer. Habang nakatingala, sinabihan niya ang ahas na magsimula ng magtanong at ibibigay niya ang espesyal niyang sagot. Bilang tugon, nagsalita ang ahas sa di maintindihang lingwahe na mabilis na nagpainit ng ulo ni Daesung dahil dito binato niya ang mata ng ahas ng punyal at inactivate ang blood naturalization. Kinontrol niya ang punyal pabalik na nagresulta ng pagtagos nito sa kabilang mata ng ahas. Habang nagwawala ang ahas sa sakit, tumalon si Daesung at sinaksak ang ahas sa ulo na naging dahilan ng pagsabog ng ulo nito at pag-ulan ng dugo. Ngunit nang tingnan ulit ni Daesung ang ahas, nagsisimula ng mag-recover ang ulo nito pero di na nagulat si Daesung sa ganitong pattern ng mga halimaw. Sa halip ay nakilala ang apoy na bumabalot sa ahas.
Galit na sumugod ang ahas sa pasugod na ding si Daisong, ngunit, sa halip na atakihin ang ahas, tumaya siya sa bibig nito na tila may hinahanap, at nakita niya sa loob ng katawan ng ahas ang Flame of Regeneration. Sa galit ng ahas, pilit niyang sinarado ang bibig nito, at tinangkang lunukin ng buhay si Daisong. Nang makita ang eksenang ito, agad na nanlumo ang mga demonyo. Sa sandaling ding iyon, nagsimulang mabulunan ang ahas, at mabilis na lumabas si Daisong mula sa bibig nito, dala ang isang espada. Sinabihan niya ang ahas na sinasayang lang niya ang espada dahil wala naman siyang mga kamay. Kasunod nito, lumabas ang system window na nagsasabing ang ilang skills ng espada ay hindi pa magagamit dahil sa 50% pa lang ang implementation ng greatsword. Ngunit para kay Daisong sapat na ito, para sa ahas na hindi na makakagamit ng Flame of Regeneration. Sa sandali ding iyon sumugod ang ahas kay Daisong, pero si Daisong na walang katakot-takot, ay ginamit ang espada at gumawa ng forward slash na nagresulta ng malakas na pagsabog at pagkahati sa dalawa ng katawan ng ahas. Sa oras ding iyon lumabas ang system window na nagpapakita ng matagumpay na pagkumpleto sa quest bilang reward, umabot na sa 100% ang implementation ng greatsword at ang pagtatanggal ng limitasyon sa espada. Sa mga oras na yon, lumabas ang system window na nagpapakita ng kailangan pagdaadan ni Daisong ang ordeal ng Scorching Hell. Kailangan niyang tiisin ang sakit ng pagkasunog sa loob ng 10 araw at nagsimula na ngang masunog si Daisong sa apoy ng impyerno, ngunit si Daisong na dating may-ari ng espada ay tinanong ito kung hindi na ba nito nakikilala ang nagmamay-ari sa kanya at sa otoridad ng pinuno ng impyerno, nag-utos siya na alisin ang timer sa kanyang harapan bago pa niya ito pirapirasuhin. At matapos marinig ang utos, mabilis nga itong nawala.